Noong unang panahon, may isang amang lobo na lumabas sa kakahuyan upang maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang isang sanggol sa pagitan ng mga palumpong. Ito ay isang sanggol na tao, sabi ng nagulat na lobo. Inuwi niya ang sanggol upang hindi ito mapahamak. Nagmamasid mula sa malayo, nainis ang tigring si Shere Khan sapagkat siya ang nagnakaw ng sanggol mula sa mga tao. Napamahal sa inang lobo at sa kanyang mga anak ang munting sanggol na ito. Tatawagin natin siyang Mowgli mula ngayon, sabi ng inang lobo. Mula sa araw na yon, tumira si Mowgli kasama ang kanyang mga bagong kapatid na lobo sa kakahuyan. Inalagaan siya ng inang lobo na parang sariling anak. Sa maikling panahon, naging kaibigan ni Mowgli ang lahat ng mga hayop. Naglalaro siya at umaakyat sa mga puno kasama nila. Kasabay nito, natutunan niya ang tumira sa gubat. Sa lahat ng panahon na yon, patuloy na pinapanood ni Shere Khan si Mowgli mula sa malayo at naghihintay ng pagkakataon na makuha siya. Isang araw, ang matalinong lobo na si Akela, ang oso na si Baloo at ang panther na si Bagheera ay nag-uusap tungkol kay Mowgli. Ang mga tao ay matatalino. Palakihin natin siya tulad na isang batang gubat. Baloo at Bagheera, protektahan niyo siya at turuan kung paanong mabuhay sa kagubatan, sabi ni Akela. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang oso na si Baloo ay masigasig na guro sa kanyang bagong estudyante. Tinuro niya kung paano maghanap ng mani at pulot sa mga puno. Mabilis namang matuto si Mowgli. Araw-araw ay umaakyat siya sa mas mataas na puno at kaya na niyang maghanap ng sariling pagkain. Tinuruan din siya ni Baloo kung paano maunawaan ang mga tunog sa gubat. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mag-aaral. Natutong tumakbo ng matulin si Mowgli at lumangoy ng mahusay. Itinuro naman sa kanya ni Bagheera kung paano makilala ang mga bitag na gawa ng tao upang makahuli ng hayop at kung paano ito maiiwasan. Isang araw, isang batang lobo ang nahuli sa bitag. Gusto ni Shere Khan na gawing tanghalian ang batang lobo na ito. Ngunit bago pa makakilos ang tigre, nasagip ni Mowgli ang batang lobo mula sa bitag. Nabigo na naman si Shere Khan. Nagturo si Baloo kay Mowgli ng mahahalagang salita na magagamit niya kapag may panganib. Sa napakaikling panahon, naisa puso ni Mowgli ang mga salitang iyon. Ngayon ay hindi na siya masasaktan ng anumang hayop sa gubat. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya mahuhuli si Mowgli ng mag-isa, kaya pinuntahan niya ang pinakamapanganib ng mga hayop sa gubat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Mowgli. Kung maituturo sa atin ni Mowgli ang kaalaman niya, tayo ang magiging pinakamatalinong hayop sa gubat. Isang araw, habang gumagawa si Mowgli ng masisilungan mula sa bagyo, ang mga banderlog na unggoy ay nagmamasid mula sa kanilang pinagtataguan. Dudukutin nila si Mowgli kapag may pagkakataon. Sa paglubog ng araw, sapilitang kinuha ng dalawang unggoy si Mowgli at dinala sa pinakaliblib ng gubat. Natagpuan na lang ni Mowgli ang sarili sa gitna ng mga banderlog. Nang mapagtanto ni Mowgli na mapanganib ang mga unggoy, nag-isip siya. Kailangan niyang ipaalam ito kina Baloo at Bagheera. Bigla niyang napansin ang buitre na si Chil na lumilipad sa itaas. Naalala niya ang mga salitang tinuro ni Baloo sa oras ng kapahamakan. Magkadugo tayo, ikaw at ako. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na napagtanto ni Chil na si Mowgli ay hindi isang estranghero at nasa panganib ito. Ako si Mowgli! Pwede mo bang sabihin kina Baloo at Bagheera na nakidnap ako? Oo, sige Mowgli, sagot ni Chil at lumipad na upang ihatid ang mensahe sa mga kaibigan ni Mowgli. Dinala ng mga banderlog si Mowgli sa kanilang bayan.
Ito ay isang lugar sa gubat na inabandona ng mga tao. Maraming taon na ang nakaraan. Kahit ang kaini Mowgli na tumakas, napakarami ng mga Bandarlag at nahuhuli rin siya. Nang malaman ni Baloo at Bagheera ang nangyari kay Mowgli, humingi sila ng tulong sa higanteng ahas na si Ka. Narating nila ang bayan ng mga unggoy at nagtago sila sa likod ng malaking estatwa. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila si Mowgli at daang-daang mga unggoy sa paligid niya. Naghintay sila ng magandang pagkakataon para masagip si Mowgli. At sa tamang sandali, sinabi ni Ka, "Oras na! Ngayon na!" Tahimik na lumapit si Bagheera sa mga unggoy. Pagkatapos ay sinugod niya ang mga unggoy at ginamit ang malalakas niyang pangalmot. Nagtakbuhan ang mga unggoy sa takot at nagsisigaw ang isa upang tawagin ang iba pang kasama. Biglang napalibutan ng maraming unggoy si Bagheera. Sinunggaban ng dalawang unggoy si Mowgli at kinulong siya sa silid na may mataas na pader. Naririnig ni Mowgli na nakikipag-away si Bagheera sa mga unggoy. Naalala niya na may nakita siyang imbaka ng tubig at alam niya na ang mga unggoy ay takot sa tubig. Bagheera, takbo at tumalon ka sa tubig! Tumakbo si Bagheera at tumalon siya sa tubig. Inaatake din ng mga unggoy si Baloo. Nilalabanan ni Baloo ang mga Bandarlag gamit ang kanyang malalakas na bisig at pangalmot. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit napakarami ng mga unggoy at imposible para kay Baloo na labanan sila ng nag-iisa. Walang magawa si Bagheera dahil napapaligiran din siya. Hirap ang kalooban niya na hindi niya matulungan ng kaibigan. Habang nakikipaglaban si Baloo sa mga unggoy, lumabas si Ka. Pinaghahampas ng higanteng buntot ni Ka ang mga unggoy. Sa takot ay kumaripas sila ng takbo. Noon pa man ay takot na ang mga unggoy kay Ka. Wala sa kanila ang nangahas na labanan siya. Kaya nang magsitakbuhan sila, sa wakas ay malaya na si Baloo. Nang buksan ni Ka ang kanyang bibig at humihip, lahat ng mga unggoy ay napatigil. Biglang nawala ang ingay ng mga unggoy. Tumahimik ang paligid. Sinamantala ni Bagheera ang pagkakataong ito. Umalis siya sa tubig. Sumigaw si Mowgli mula sa tore kung saan siya nakakulong. Nandito ako! Nakulong ako sa tore! Winasiwas at winasak ng makapangyarihang buntot ni Ka ang pader ng tore. Mula sa butas ng pader, nakalabas si Mowgli. Buong pagmamahal na niyakap siya ni Baloo. Okay ka ba? Opo, pero gutom na ako. Nanganib ang mga buhay niyo para mailigtas ako. Buong puso akong nagpapasalamat. Masayang masaya rin si Mowgli na makita si Ka. Utang ko sa iyo ang aking buhay, Ka. Salamat. Nagpaalam sina Mowgli, Baloo at Bagheera kay Ka at umuwi na sa kanilang tahanan. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya pala masasaktan ng isang tao na may ganoong katatag na pakikipagkaibigan. Kaya bumalik na siya sa liblib ng gubat. Lumipas ang mahabang panahon at si Mowgli ay isa ng ganap na binata. Isang araw, narating niya ang isang nayon kung saan naninirahan ang mga tao. Nakita niya ang isang babae na agad siyang namukhaan. Napagtanto ng babae na ito ang anak niya na inagaw ng isang tigre. Maraming taon na ang nakalipas. Nilapit niya ang kasamang batang lalaki kay Mowgli. Labis na namang hasi Mowgli sapagkat kahawig niya ang batang ito nung siya ay bata pa. Nalaman niya na ang maliit na batang ito ay kanyang kapatid at ang ginang ay kanyang ina. Makakasama mo na ang iyong pamilya. Sa tuwing kailanganin mo kami, alam mo na ang mahalagang mga salita. Ikaw ay kapatid namin. Huwag mong kalimutan kung gaano ka namin kamahal. Paalam, Mowgli. Ang kanyang mga mahal na kaibigan ay nagpaalam na kay Mowgli. Si Mowgli ay masayang nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kinalimutan ang mga nagpalaki sa kanya.
ang kanyang pamilya sa kagubatan. Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina, "Mahal, anong lulutuin mo ngayon?" "Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man." Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guwantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. "Ang ganda ng gingerbread man ko! Pero parang may kulang." Tiningnang mabuti ito ng matandang babae. At, "Ang bibig! Nakalimutan ko ang kanyang bibig." Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. "Ayan! Ngayon, kumpleto na ang aking gingerbread man." May nangyari na di inaasahan. "Salamat." "Oh, paanong nagsasalita ka?" Biglang tumayo ang gingerbread man. "Oo, at kaya ko rin tumakbo." Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan, papunta sa hardin. "Naku, hoy! Bumalik ka!" Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. "Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hinding-hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man." Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. "Hoy, bakit ka tumatakbo?" Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. "Tumakas ang gingerbread man ko! Huhulihin ko siya!" Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae, ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. "Ooh! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun!" Nagsimula ring tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. "Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita!" "Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang kinang! Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man." Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. "Oh, isang tinapay! Sakto gutom na ako! Akin ka! Kakainin kita!" Sinagot ng gingerbread man ang baboy habang tumatakbo siya. "Yan! Takbo! Habulin mo ako! Yung ginang at baka'y sinusubukan pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man." Habang tumatakbo sila, si gingerbread man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang gingerbread man habang naghahanap ito ng patuka. "Yan ang gusto kong pananghalian!" Kaya nakihabol na rin ang manok. "Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita!" "Yan! Takbo! Habulin mo ako! Isang ginang, baka at baboy! Hindi ako mahuli! At ganun ka rin! Walang makakahuli sa akin! Dahil ako ang gingerbread man!"
Si Gingerbread Man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy, at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang Gingerbread Man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng Gingerbread Man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na Gingerbread Man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang Gingerbread Man. Ngunit di nagtagal, narating ng Gingerbread Man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng Gingerbread Man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang magalala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng Gingerbread Man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang Gingerbread Man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabutin ng tubig ang buntot ng soro. Hoy soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumaki ka sa likuran ko, mas ligtas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang Gingerbread Man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ka sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang Gingerbread Man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Ako, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas ligtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang Gingerbread Man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang Gingerbread Man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa Gingerbread Man. Tulalang nakatingala na lang ang soro, nabukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang Gingerbread Man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong, "Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak?" Nang magsalita ang uwak, nahulog ang Gingerbread Man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. Takbo sa pinakamatulin na makakaya niyo. Isang ginang, baka, baboy, manok, soro at uwak. Sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man. Patuloy na tumakbo ang Gingerbread Man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong Gingerbread Man, huwag mo nang subukan pang habulin siya dahil siya ang Gingerbread Man at walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya.